Thanks. People of the world, ladies and gentlemen, good afternoon. In behalf of all the families, victims of the massacre in Maguindanao, Philippines, I am with all my heart accepting this rarest plaque of appreciation you now give. Thank you from the bottom of my heart. You are helping us to become more courageous and bolder in our fight for justice now. Thank you. Kulang ang pasasalamat ko sa inyong lahat na nandito ngayon. Kahit sa pag-struggle ko lang ng pagkuha ng aking passport, nahirapan na ako. Sapagkat ang kalaban namin ay ang aming gobyerno. Nang mangyari ang Maguindanao Massacre, lumapit sandali ang gobyerno sa amin. Nagbigay ng kaunting halaga para sa buhay ng aming mga mahal. Pero pagkatapos nun, wala ni isang mang nagbigay ng isang pag-asa sa amin o tulong na ipagpatuloy ang aming pinaglalaban ng hustisya. Napakahirap sa amin ang laban na yun sapagkat sino ba kami, mga byuda, magulang ng mga namatay, puros mga mahirap. Walang mayaman sa amin, puros kami mahirap. Ang kalaban namin napakalaki, ang gobyerno mismo. Ang gobyerno na nag-alaga sa mga taong yon ng ilang taon, na naging monster. At pumatay ng napakarami. Napakaraming journalist. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Kundi 57 journalists. Ang ipinaglalaban namin ay hindi lang kami. Kundi ang lahat ng buong journalist sa buong mundo. Sadyang napakahirap sa amin ang laban na ito. Pero may awa ang Diyos. Sa Diyos kami kukuha ng pag-asa. Sapagkat wala ni isang matumulo sa amin. Di pagpatuloy ang aming pinaglalaban ng hustisya. Mahirap po, alam niyo lang ang aming nararamdaman sa ngayon. Wala kaming lakas. Wala kaming boses. Pero patuloy kaming nabubuhay at lumalaban. At sa inyo nagpapasalamat ako in behalf sa lahat ng ating mga miyembro, dahil patuloy pa rin kayo na umunawa at ibinibigay ang inyong panahon, lalong-lalo na sa pagkakataon na ito, para marinig ang aming boses na ang ibig sabihin, kahit maliit kami, nandyan kayo, kayong lahat na nandito ngayon, na magbibigay ng pag-asa sa amin. Salamat. Good afternoon.